Dalawang kapamilya serye, magbabalik na naman. Noontime show, nag-file ng TRO ang mainit na kaganapan, tingnan ang mga detalye. Nagwakas ang kapamilya primetime series na senior high nitong January 19 ni Biyernes ng gabi. Nagdala ito ng all-time high peak concurrent viewers na 225,118. Salamat sa North Fordians, kabilang sa trending topics ang hashtag na Andrea Brillantes, Senior High at SH Graduation, pati mga paksang Season 2, Gino, Roxy, Roxy and Game, Blight, Archie, Team Poch, Skybet Ender to Remember at Skyle Itchari. Mag-uumpisa sa January 22, Lunes, ang teleserye version ng Linlang ni Paolo Avellino, Kim Cho at JMD Guzman. Mapapanood ng Linlang pagkatapos ng FPJ's Batang Quiapo at uurong sa binakanting slot ng Senior High ang Can't Buy Me Love ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Nakakakigil ang labanan sa ratings ng Linlang ni Kim Cho at Paolo Avellino at ang Love Die Repeat ni Sian Lim at Jeneline Mercado. Samantala, sa ibang balita naman, ang legal na laban para sa tamang may-ari ng Itbulaga trademark ay malayo pa sa pagtatapos. Sa ulat ng GMA News Online nitong weekend, iniulat ng Television and Production Exponents Incorporated to tape ang isang petisyon na humihiling ng TRO o Temporary Restraining Order at Preliminary Investigation tungkol sa hatol ng korte sa pangalan na Itbulaga. Ang Itbulaga ay ang pinakamahabang tumatakbo ng noontime show sa bansa at ginagawa ito ng Tape Incorporated at pinalabas sa GMA Network. Mula nang ipalabas ito noong taong 1979, ang programa ay pinangunahan na ng mga komedyanteng sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o TVJ. Gayunpaman, mga pagbabago sa pamamahala kasama ang mga plano na baguhin ang anyo na programa at mga isyo sa loob ang nagtulak sa tatlong ito na lumisan mula sa kumpanya at sa palabas noong May 31, 2023. Si Tito, Vic at Joey, kasamang matagal na mga bahagi ng Itbulaga ay lumipat sa kabilang network na TV5 at nagtayo ng bagong noontime show na tinawag na EAT. Samantalang ang Itbulaga ay pumunta sa ibang direksyon at pinakalalang bagong set ng mga co-host. Sa paniniwala na may karapatan silang panatili ng pangalang Itbulaga, dinala ng TBJ ang kaso laban sa tape na nag-umbisa sa isang mapait na laban sa pagitan ng dalawang kampo. Noong December 22 last year, ipinag-utos ng Marikina City Regional Trial Court ang pagbibitiw ng pagsusuri sa paggamit ng Itbulaga trademark ng tape at GMA Network. Ang desisyon na ibinunyag noong January 5 this year ay binaba matapos ang Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHL ay pumanig sa TBJ sa kanilang kaso na copyright laban sa tape para sa Itbulaga trademark. Sa pagbabalik ng TVJ sa pangalang Itbulaga, wala lang nagawa ang tape kundi baguhin ang pangalan ng kanilang noontime program na ngayon ay tinatawag na Tahanang Pinakamasaya. Ngayon, ang tape ay humingi ng Court of Appeals o CA na ibasura ang naunang desisyon na nagbukas daan para sa tagumpay sa korte ng TVJ. Ayon kay Attorney Maggie Garduque, ang tagapagsalita ng tape, ang hatol ay isang malinaw na paglabag sa mga patakaran at pag-aaksaya ng jurisdiksyon ng IPO sa mga nakabinbing kaso ng trademark. Ipinagtanggol ni Atty. Garduque na sa naunang reklamo, nagtanong ang TVJ sa korte kung ang tape o GMA Network ay nagkasala ng copyright infringement at unfair competition sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga naunang episode ng Itbulaga. Binigyang diin niya na walang hiling na isinampas sa korte upang ituring ang pag-aari ng trademark ang rehistradong mga trademark ng tape para sa Itbulaga. Ano yung komento kaugnay dito? Shoutout tayo kay Slapshack Masinda ni Miguel, kay Chris Jericho at kay Clarissa Benedicta Dilaja. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.